bilang presidente, ano po yung magiging plano sa kabataan at mga kapatahan ng katulad? Sa kabataan kasi maraming aspeto yan, wala nung lalo lang sa kabataan. Pag sinabi ko kasi kahirapan, kung mas marami pera yung mga magiging, mas marami magagawa yung mga tayo. Mas, yung pag isang bansa yung mama, nag-i-improve yung edukasyon, nag-i-improve yung kalusugan, nagkakaroon ng pagkakataon na ng mas magandang pamumuhay, mas maraming mga magagawa sa sports. At conversely, pag wala namang pera, ang isang bansa, kaya natin yun, kulang na kulang sa eskwelahan, wala man namang playground, arts and crafts sa elementary, wala naman yun. Hindi na didevelop yung artistic at yung mga bata. Maraming inta ang problema natin. Nagugutom. Kaya ang baba ng ating score sa mga examinations sa survey ay dahil na sa marami sa ating mga mag-aaral nagugutom. 15% lang ang undergraduate. Masyado mababa at isidala ng kahirapan. Kaya hindi ito pwede magsabi natin isang programa sa kabataan. Because to me, ang kabataan dapat kumpleto yung bibigay niya. From sports, education, kalusugan, sabay-sabay na ibigay mo sa kanila yung pagkalahat ng pangangailangan nila. Hindi yung parang bibigyan mo lang playground or papakanin mo na. To me, it's that yung pagsunod na yung ekonomiya at address mo yung poverty, mag-filter tayo sa mga bata. Ang bata ang magiging napapagkaya. Okay, ma'am. Follow ko lang po. Especially sa sector namin ako may kapasanan. Kasi po, kapasanan po. At disabled. Maraming disabled po nga, especially yung mga deaf, walang trabaho. Ang gara po ngayon na ganyan, para magkaroon sa trabaho. Even graduates po na disabled, hirap din mga trabaho. So, diyan special program. When you have an entrepreneurial program, dapat meron special para diyan. Yung pag hinalo mo yan, kasi parang dapat diyan merong programa. Sa kalusugan lang dito po, sa hotel, yung aspeto na yan, hindi napakubayaan masyado. Di ba, that is the main problem ba yan? Bukod na sa dalawa yan, maraming sa Afrika, hindi makakita na pwede na makakita. Maraming mga, kasi sa, alam ko yan sa matay, na hindi naman dapat na bulat o bulat. Maraming mga activities na magagawa sa pag-aaral ng mga kabataan. Kaya there has got to be a question program. Ngayon, ito, mga kailangan na naman ng more budget. But that's why I have to go back na naman sa bigger pie. Kailangan gawin yan, but naniniwala ako na pagkasigla ng revenues na kaya, tingin ko kaya naman kalit, ang unahin dapat ko rin, mabibigyan lang ng attention niya. But ito, kailangan ni specialist. Hindi mo pwede ihalo sa lahat. Kasi lagi mo, problema ng kabataan, problema ng tao. There is got to be a special program. We have one more question with us. Another question, because we opened the questions to the viewing public. So Anton first. Okay, question is, what if Mar Rojas was your vice president, or Bayani Fernando, or Edu Manzano? Will they have a role in your government? Wala naman akong problema maski ka na. I mean, ako siguro sa lahat ng sa mga politiko rin siguro, mahigit pa naman na hindi ako nagtatanong. Kasi, ano ko I'm a builder. Constructive ako ng stance. Hindi divisive. In fact, a lot of people are asking me how I was able to put together sa Bangkong at sa Pasa 2. Sabi ko, hindi ako to divide the country. Literato yan. May literato yan. Napakaganda, napakahalap siya. Na magsisimula ka ng pamahala na isang bayan. Na buo. Hindi pwede yung sumama na simula, kalahate.
kalahati bahala na. Hindi pwede yun. If you become president, you're the president of Muslims and Christians alike. You're the president of the Ilocanos and the Ilocos alike. You're the president of the left and the right and the middle. So, ate lahat yun. Kung pangulo nila lahat yun. Kaya, pagka nagdadala ka ng mga biases, prejudices, it will be very hard for you to govern the nation. Mangyayari sa'yo, divided the nation more, all the way. But when the nation is divided, it affects productivity. It affects yung objective mo of moving this country forward. That's why it's very important for the next president also to have the capability to unify the people. Kasi kung halimbawa yung partido mo lang, hindi mo ba-unify? So we will open the questions to the...